Okay, so what's up mga ka-vloggers? So, nandito tayo ngayon sa White Beach ngayon. So, maulang Lunes na naman. So, actually mga ka-vloggers, puro ulap nakita natin ngayon sa Boracay. Puro ulap, puro mga clouds. Saka, ang habagat, lumalakas na naman. Kanina tumaas yung tubig dito eh. Kaninang umaga. Apot dyan no, sa may puno ng niyog. Mga 2 point something naman yan. Yung water. Ayan o. Ayan. So, Station 1 yan. Actually, yan ang mga turista. Zoom natin ha, zoom natin. Pasensya niya kung medyo ano yung ano, stabilizer. Wala tayo, hindi ko pong kanak kasi yung stabilizer natin. Bigla na sira yung stabilizer natin. So, right now, bibili ako ng bagong phone na may stabilizer. Yung maraming gig ba? Pero, i-connect natin siya sa SD card. Siyempre. Ayan o. Turista ngayon dito. Ayan o, yung mga paraw. Wala tayo nakita mga ano na, na yung mga paraw pabalik na ng mainland. Diba? Let's go mga ka-vloggers. So right now check natin doon sa may ano station to, sa Dimol tayo. Hanggang Dimol tayo mga ka-vloggers. So siyempre kung bago pa lang kayo sa video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo yung notification bell. So para update kayo sa mga daily vlogs natin sa Boracay. Actually, araw-araw ako nag-vlog dito everyday. So, please, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. At and click the notification bell. So, ngayon, yan yung Bands Beach Resort. Diyan ako galing. Yung may report lista. Saka ito, the Muse. Yan, grabe, grabe niya yung ano yung hangin ngayon dito, malakas. Actually mga ka-vloggers, marami dito mga pasaway, may mga pasaway dito mga ka-vloggers. Actually, alam nyo, actually mga ka-vloggers, marami mga pasaway dito na yung mga vendor, tapos may mga police pa, nandoon yung mga police, yung mga vendor, bawal kasi yung mga vendor dito sa beachside, di, sa ganitong ano, pag may, kikita ka talaga yan ng 2-5, sampulan talaga kayo yan. Kasi, pag sinampulan kayo, ay nako, totoo sinasabi ko na to, lalo kayo mano, kung matulopin sa kayo, kulong talaga kayo yan. Kaya yung si dating Pangulong Duterte, siya yung nagpalinis ng Boracay, nagpabago sa lahat ng mga regulation at saka naging mayor noong 2019, si Mayor Bautista. So dahil kay Mayor Bautista, ang Boracay ngayon ay medyo stricto na yung mga panuntunan syempre. Saka yung iba, yung walang face mask, mga hindi sumasa sa protocol, ginatikitan. Yung uminom sa beach, yung nanggrilyo, nagkakalat, kumakain sa beach, yung mga vendor na dumadaan dito, dito sa White Beach, bawal gumawa ng sandcastle. Meron yung ibang mga kulit eh, makukulit talaga yung mga iba, mapasaway dito sa Boracay. So nandito na tayo ngayon sa Station 2. Pondery na to, ng Station 1 at 2 yan o, oh, pondery yan. Yan, paglagpas mo dito, dito na tayo sa Station 2. So, okay. Nandito tayo ngayon sa Station 2 ngayon.
Shani ba yun? Oy, shout out, Bob and Pats! Ako. Ano to? Yan, yan ang Crystal Sands. Grabe ah. Turista ngayon. Pasensya niyo, medyo sick. Okay, so yan yung the district, Boracay. Yan. Grabe yung ano nang ano, yung mga ano nang yan, consultants. Parang may wedding proposal siguro. May proposal siguro. So ito, yan yung GT Hotel, ay yung kapartner niya ng restaurant, yan o, yung Masters Bar and Grill Shop, yan o, kay Steve, yan, yan o, yung naka ano, so, yung naka stockings na yan, ano, na naka ano, naka skirt, so yan, red coconut, yung naka uniform ng Masters Bar and Grill, uniform. So, right now, yan yung Bamboo Bungalows. Yan. Siyaka kay same same, but different. Bakit hindi tayo nagkita ah. Noong nakaraan, nandun siya sa D-Mall. Tapos, nandun ko lang tuloy yung ano kahapon. Si Mr. Bench, nandito pala sa may D-Mall. Dito pala siya malag-sunset. So, ang ginawa ko noon, akala ko station 3. Yung pala gumawa siya ng station, ng video station 3 pala. So, punta ko doon, from station 1, may video ako doon. Pero ito muna siguro yung unahin kong uploadin. Or kundi, ihuli ko yung upload to. Bukas ko yung premiere, mga alas 6 na medya. So, I don't know. So, right now, dito pala siya. Dito pala siya sa banda ko. Malapit sa Arga. Hey, pala! Hey, tatayo ka matuta! Dito pala yun siya sa may puno siguro. So, yan yung area. Tapos kumain sila dyan. Sa area mismo. Kumain sila mismo dyan. Tapos, tapos pumasok ako sa Epic. Kumain! Oo, kumain ako sa Epic. Doon ako sa loob noon. So, hindi ako makita. Doon sa may ano, dyan man daw, sa may gilid ko. So, D-Mall Park yan. Ayan na naman. I don't know. Sandali. So, right now, nakaka-cover yung uptown. So, kagabi, meron ako previous video dyan. Nightlife, pumunta ko Summer Place, Toon Bar. Daming tao dyan, parang may artista dyan kahapon, kagabi. Mga alis siguro yun. Almost 10 o'clock, 8 the evening. Ayan. So, hindi makita yung sunset. So, yan yung ano, yan yung mga souvenir shops. So, kung gusto ko bumili dyan, mga mura lang yung presyo niyan. Or lang sila mabigay. So ito yung ano, ng ano. So right now, Tojongs. Ayan. Andyan siya yun, oh. Tojongs yung
ano, yung nakapula. Dami nga yung ano, tao sa Boracay. Sabi, kina nga aso ni ano. Actually, yan yung nakita ninyo, mga ka-vloggers, oh. Halos makita mo yung buong Boracay. Actually, mga ka-vloggers, meron akong sasabihin sa inyo na ano, yung mga gusto mong palipad ang drone dito. So, actually, mga ka-vloggers, bawal mapalipad ang drone dito sa Boracay. Meron din yung multa. Pag napalipad ka, bawal yan. Ay, lalo ka talaga anuin. So, kung gusto mo palipad ang drone, kailangan may permit ka. Not only one permit, kundi gumawa ka ng permit na bakit saan? Bakit ka gagamit ng drone? Ano yung reason? Why? Ano yung purpose? Bakit yan palipad? Tapos kasi ibang mapapalipat niya ng drone. Yung iba kasi dyan, mga taga din DNR, DOT. Well, accredited officials yan, mga official of government. So yun. So mga vloggers, may update pala tayo sa ano, may update pala tayo sa tourist arrival. So ang mga dumating dito from the first 15 days of July 2022 is 87,920. So sa dami ng tourist na yan, yung nanguna 79,000 siguro yung ano noon, 80,000. Yung kasi 79,000 yung ano, yung 78,000 78,000 yung ano, mga vloggers, yung 79,000 yung domestic. Yung foreigners na dumating dito sa Boracay umabot sa 6,000, almost 7,000. And then mga balikbayan, yung mga dumating na balikbayan rich 2,000 tourist arrivals. So mga ka-vloggers, siguro I will end the video muna here. Ayan yung effect. So ayan. Wow. Medyo umambon na dito sa Boracay. Nako, tumutulo na ang ulan. Nako naman po. So mga ka-vloggers, I will end the video muna here. So kung gusto nyo pa na more videos natin about Boracay, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, saka i-hit niyo yung notification bell, so para updated kayo sa next natin mga videos natin, next vlogs. So see the next vlog, mga ka-vloggers. Kuya Carlo Vlogs at Beautiful Boracay. See the next video, mga ka-vloggers.